ano pa ba? Sino ba yung mga taong ano? Actually, marami akong ano, tropa na negosyante. Marami akong tropang negosyante. So, alam nyo na, pagdating sa negosyo, actually, nag-start pa lang din ako mag business. Ang problema, alam nyo ba? Actually, may nagsabi na rin sa akin ito. Tip nila sa akin, never tropa a businessman. Kaya nga iniisip ko kung magbi-business pa rin ako eh. Kung magbi-business ako, sigurado mawawalan ako ng tropa. Kasi ganito daw yun. First impression, guys, sabi nila. Sabi nila, so bago, habang nag-start pala ako mag-business, sinabihan na nila ako, never tropa a businessman. Pwede mo silang suportahan sa mga product nila, sa mga ginagawa nila, negosyo, sa ginagawa nila para kumita ng pera, pero wag mo silang itotropa. Kasi from the very start, hindi talaga tropa ang tingin nila sa'yo, kundi customer. Pero alam nyo ba, ang may mga businessman, kapag malaki na yung kinikita, kung tropa ka sa una, pero sabi natin malaki na yung kinikita nila, usually itsapwera ka na eh, hindi ka na nila kailangan, kasi possible na pag naging busy sila, isipin na lang hindi ka naman nila kailangan eh, kasi malaki naman kinikita nila, so parang pera ang tingin nila sa'yo o customer, basically customer na ang tingin sa'yo. One time, yun nga, sinabihan ako ng tropa, actually isang grupo din na basta kasi nga nalaman nila magbi-business ako, mawawalan ako ng tropa pag naging businessman daw ako, for sure. Kasi from the start nga daw yung mga businessman, ganun talaga yung isip nila. Usually may ibang businessman nga daw na parang gagamitin ka nila, kasi ganito yan eh. Kung businessman, kanyari, si businessman A, alam mo na, yung mga mabubulaklak na salita, para lang, ano, maano nila yung product nila, o yung business nila, diba? Basta, tamang uto lang. Alam nyo na, ibig ko sabihin. And then, pahinga muna tayo, kanina pa tayo umikot eh. So, si businessman A, nagsasabi ng mga ganyan, ganito, ganyan. Tapos si businessman B, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, pares din silang ano, magagandang salita about sa business nila. One time, kapag nakita ni businessman A na, uy, si ganito, dun pumupunta sa kabila. Tapos, may tropa kang bago si businessman C. Si businessman C nandito na ano, nakikita ko na sa kabila. Ayun, mini-message kanila na, "Uy, dapat dito ka na lang eh." Tapos si businessman C na bago lang, since na hindi ka pa siya masyadong kilala, nilalike yung mga post mo. Ayun, although may naging customer kanila before. Suporta ako sa businessman C, tsaka kay businessman B, tsaka si C. Actually, support ako sila. Pero kapag nagkaroon na ng conflict sa competition na bakit si ako, nandun sa ganitong shop, o ako, nandun naman sa kabilang shop. So, parang ano, nagkakaroon na ng competition yan. So, instead, parang magkakaroon ka na ng idea na i-compare yung tatlong shop na yon, kung sino ba yung pagkakatiwalaan mo. So, bigyan ko yung idea. Si businessman A, tropa. Si businessman B, tropa rin na matagal na. Pinakamatagal na tropa. Si businessman C, recently lang din na naging tropa. So, hindi kanila masyadong ini-engage. Although, nagla-like sila o nagla-like sila sa mga posts mo. Interesado sila kung anong klase akong customer.